Gupitin nyo na ang karapat-dapat gupitin. Ahitin nyo na ang karapat-dapat ahitin. Yung karapat-dapat lang. Ha? Baba. Baka mamaya gugupitin at puputulon nyo yung karapat-dapat. Tapos ako isisihin nyo. Ha? Ano yung karapat-dapat lang? Ano yung karapat-dapat nun? Sa sinabi natin mga propeta, yung sa fitra. Baba. Ay kailangan karapat-dapat nalinisin yung kilikili. Sa kilikili. Yung sa baba. Ha? Sa pagitan ng dalawang hita. Alam nyo na yun. Kailangan gupitin yun. Hmm? Hindi mo yung gupitin yun. Linisin. Nakaputulin nyo. Oh, so ay, sisisihin nyo ako. Ha? Yashe, pagwarayan, hindi. Yashe, tanggal na. Paano na to? Yung mga kuko, yan ang mga karapat-dapat na gupitin sapagkat sunna yan na yan ng ating mga propeta. Ha? Ang ating mga propeta, kahit na siya hindi nagsasagawa ng umra, ha? Ang kanyang kuko ay palagi niyang pinuputol. Yung kapag mahaba na tinatanggal niya, yun din. Ang bubur sa kilikili at yung sa baba, sapagkat ang mga bagay nito, ito ay kapag umahaba, nagiging sanin ang pagkakaroon ng dumi. Ha? Yung kuko natin, pag may mahaba yan, tapos pag ginamit mo sa paghugas, ha? Kapag ikaw ay dumumi, hindi mo mapapansin na kapag may papasok doon, na dumi, at magsasagawa ka ng umra, paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala mga gawain mo? Kaya sa Muslim, itinatagubin sa atin na kapag medyo mahaba na, kailangan gupitin na natin at tanggalin. Ha? Yan ang iningatan nun. Kasi habang tayo ay minsan dumudumi kapag dumumi isang tao. So, ito ang ginagamit niya sa paglilinis. Para matanggal yung dumi. So, kapag mahaba yan, minsan hindi mo papansin na may kakaunting dumi na papasok doon sa loob, tapos hindi mo natanggal, at magsala ka, hindi tatanggapin ang gusto ba na wala ng pagsasala mo. So, ganun din ang pag-uumra, pagod at pagod sila ng pupuntahan natin doon. Wala tayong masanggating pala. So, nakuha natin. Kaya mga bagay nito, kailangan tanggalin ng isang tao at dinisin sa tuwing ito ay humahaba. So, yan din. Yung bulbul sa kilikili, kapag humahaba yan, minsan yan ang nagiging sanin ang magkakaroon ng amoy. Ha? Mabaho. Nangangamoy pag mahaba yan. Pag hindi natin nalagyan ng tawas. O, kahit minsan, kahit kagyanong pa ng reksyon na. Nangangamoy rin. Ha? Pero wala talaga magkakatawas sa tawas dyan. May tawas ka, tatanggapin siya ng amoy. So, pero depende na sa tao eh. Ha? Minsan kapag malakas yung tao kumain ng bawang, sibuyas, yan. Mahirap patanggal. So, nakuha natin kapatid. Ganun din sa gitna. Kailangan linisin ng isang tao. Ay, din. Ha? Para matanggal din yung amoy. Kasi minsan, pag umahaba yun, so, nangangamoy rin. Ha? So, tandaan natin. Kaya yun ay tinatagubilin sa Islam na dapat linisin at tanggalin yung mga umahaba na yun. Ha? So, nakuha natin. So, yun. Pagdating natin sa Mika, tundaway na tayo pagpuntang ng Taif. Pagdating natin sa Mika at sa Saibul Kabir, ang gagawin natin doon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay maliligo tayo sunnah. Ang maligo pagdating sa Mika. Kung kakaunti na yung tao, maraming bakanteng siya, so kanais-nais sunnah na maligo tayo. Anong ibig sabihin ng sunnah? Kanais-nais. Kapag ginawa natin, may gantimpala. Kung hindi natin ginawa, walang gantimpala, wala rin kasalanan. At kung hindi tayo nakaligo doon, tatanggalin lamang natin ang lahat ng ating kasutan. Pati yung underwear, tatanggalin yun. At mag-ablusin na lamang tayo. Ha? Pagkatapos at tanggalin at isuot natin yung puting balabal. Ha? Yung dala yung tinatawag na lang ihram. Ha? Hindi yung tinatawag na ihram, yung tawag yung rida. At saka yung izar. Yung taas. Parang dalawang puting tela na parang tuwalya, malaki. Kulay puti. Ang iba kasi ang tawag nila na ihram. Ihram. Hindi yung ihram, ang tunay na tawag doon, isa at saka yung rida. Rida. Ha? May pantaas at may? Pambaba. So, bago kayo mag-alimbang, kung hindi kayo nakaligo, tatanggalin nyo ang lahat ng mga kasutan nyo, pati yung brief. Tapos isuot, magsusuot kayo nun. Pati yung sa baba, ganun din. Saka kayo mag-ablusyon. Ha? Mag-udo. Ngunit, kung maraming bakante, kakamti na yung tao, gusto nyo mag-interesan na halimbawa para kayo makaligo. So, walang problema. It's up to you.
mas kanayos na yung maligo. Pagkatapos yung maligo, huwag na kayong magsuot ng anumang kasuotan, yung brief. Ha? Tanggal yun. At isusuot yung puti na yun sa taas at saka yung baba. Tapos mag-ablusyon kayo. So doon tayo magkikita-kita pagkatapos nating mag-sasagaw at maliligo at mag-ablusyon. Doon tayo magkikita sa labas ng masjid na yun. At sabay-sabay tayong mag-sala. Ha? Hindi tayo nakapagsala sa daan ng Isya at sa ng Maghrib. So doon na tayo magsasala ng Maghrib at Isya. Pagsabayin natin ang pagdarasal ng Maghrib at Isya. Jama'an wa kasran. Pagsabayin natin at paikliin natin. Yun ay kung hindi tayo nakapagsala ng Maghrib at Isya. Minsan kasi, kapag kami nagsasawa ng mga dito, nalis namin dito mula sa Walidawasen ay after 2. So dumarating kami dun sa Mikan, minsan mga 11. Ang hat ng gabi. Minsan mga 12. So minsan sa mga oras na ito, hindi pa kami nakapagsala ng Maghrib at Isya. So yun ang ginagawa namin. Pinagsabay na namin dun ang Maghrib at Isya. So sa traveler, katulad ng pinaliwanag natin, pwede pagsabay ng isang tao maglalakbay ang dalawang pagdarasal. Halimbawa, sa paglalakbay, busy siya. Sa paglalakbay, sa oras ng Maghrib, so pwede nang ipagpaliban ng Maghrib sa oras ng Isya. At kung hindi naman siya busy sa oras ng Maghrib, sa palagay niya busy siya sa oras ng Isya, pagkatapos siya magsala ng Maghrib, pwede na siya magsala ng Isya. Pagsasabay niya yung Maghrib at Isya, pwede niyang paikliin. Ang apat na raka ay pwede niyang gawing dalawang raka. So yun ang gagawin natin doon. I-inform namin kayo para hindi kayo maguguluhan. Sabi niya, bakit kung magsasala tayo, bakit yung Isya? Naging dalawa na lang. Wala lang yung mga baguhan. So, yun. Kapag tayo travel, pwede nating paikliin ang apat na raka na gawing dalawang raka. Katulad ng Juhur, apat, pwede mong gawing dalawa. Asar, apat, pwede mong gawing dalawa. Yung Isya, apat, pwede mong gawing dalawa. Ang hindi mo pwede paikliin, yung Maghrib at saka yung Fajr. Yung Maghrib, tatlong raka, hindi mo pwede baguhin isang raka o dalawang raka. Tatlo rin. Ang pwede mo lang paikliin, kapag ikaw yung maglalakbay, ang Juhur, Asar at saka yung Isya. Pwede mong paikliin at pwede mong pagsabayin. Pwede mong pagsabayin ang Juhur at saka yung Asar. Ha? At pwede mong pagsabayin ang Maghrib at saka yung Isya. Pero hindi mo pwede pagsabayin ang Isya at saka yung Fajr. Fajr at saka yung Juhur, hindi mo pwede pagsabayin. So yun lang ang mga pagdarasal na pwedeng pagsabayin at pwedeng paikliin. So ngayon mga kapatid, pagkatapos natin magsala, at pupunta na tayo sa bus natin, halimbawa, doon tayo magkikita at maghihintayin tayo na sa bus. Ha? Ngayon, hindi pa tayo nakapasok sa kalagayan ng ihram, sapagkat papasok tayo sa kalagayan ng ihram, ito ay i-announce din namin, i-announce din natin. Ha? Sasabihin din namin sa inyo, kapag nakaalis na tayo mula Taif, mula sa Mikat, pandawin na tayo papuntang Mecca, mag-a-announce din kami, sasabihin din namin sa inyo, para tayo makapasok sa kalagayan ng ihram. Ang pagpasok sa kalagayan ng ihram ay sa pamamagitan ng pagsabi ng Allahumma labbaika umra. Allahumma labbaika umra. Kapag ito'y nabanggit na natin habang tayo papunta na ng Mecca, paalis na tayo mula Taif, mula Mecca, papunta na ng Mecca, sa taas na tayong bus, i-announcein namin sa inyo, nasasabihin natin ito. Allahumma labbaika umra. O di kaya? Labbaika Allahumma umra. Ha? Kapag nabanggit na natin ito, ha? Ito ay nangangahulugan na tayo nakapasok na sa kalagayan ng ihram. So kapag tayo nakapasok na sa kalagayan ng ihram, mga kapatid, may mga bagay na dating ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ngunit, for the meantime, habang tayo ay nakapasok na sa kalagayan ng ihram at hindi pa tayo natapos sa pagsasagawa ng umrah, ha? Habang nasa kalagayan tayo ng ihram, ang mga bagay na dating ipinahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ngayon, for the meantime, ay ipinagbabawal muna. Ano ang mga pinagbabawal? Lagi sa ulo. Ha? Yung paglagay ng ganito, yung takiya sa ulo. Ha? Kailangan tanggalin mo yan kapag nabanggit mo na yon. Yung Allahumma labbaika umra. Ha? Sapagkat nakapasok na sa kalagayan ng ihram, ipinagbabawal yung paggamit ng ganito. Yung panito, ganun din.